Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong at pinalipad ang isang uwak. Ito'y lumigid ng lumigid hanggang ang tubig ay matuyo sa lupa. Sunod niyang pinalipad ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. Palibhasa'y laganap pa ang tubig, hindi makalapag ang kalapati, kaya't nagbalik ito. Hinuli ito ni Noe at muling ipinasok sa daong. Pagkaraan ng 7 araw, muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbalik nito, kinagabihan, ito'y may tangay na sariwang dahon ng ulibo. Natiyak ni Noe na kati na ang tubig. Nagpalipas uli ng 7 araw si Noe, saka pinalipad uli ang kalapati, ngunit hindi na ito nagbalik. Noon ay 601 taon si Noe, nang unang araw ng unang buwan. Inalis ni Noe ang takip ng daong at nakita niyang natuyo na ang lupa. Si Noe ay nagtayo ng dambana para sa Panginoon. Kumuha siya ng isa sa bawat hayop at ibong malinis at sinunog bilang handog. Nang masamyo ng Panginoon ang halimuyak nito, sinabi niya sa sarili, "Hindi ko nasusumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko nalilipulin uli ang anumang buhay." Hanggang naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tagani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, taglamig, tag-init, ang araw at gabi hindi mapapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Madalas natin makita sa mga pahayagan, sa mga aklat at sa mga cartoons, ang larawan ng isang kalapati na may tangay na sariwang dahon ng ulibo sa kanyang bibig. Ito ay simbolo ng kapayapaan. Nanggaling ang simbolong ito sa kwento ni Noe. Pagkalipas ng 40 araw at 40 gabi ng malakas na ulan, dahan-dahan kumupa ang baha. Upang malaman kung wala na ang baha, pinalipad ni Noe ang uwak. Hindi ito bumalik. Pagkaraan ng 1 linggo, pinalipad niya ang kalapati. Hindi pa ito makalapag. Bumalik sa kanya. 1 linggo pa at pinalipid niya uli ang kalapati. At kinagabihan, bumalik ito na may tangay na sariwang dahon ng ulibo. Ang ibig sabihin, natapos na ang baha at tumutubo na ang mga tanim. Lumabas si Noe at pinalabas din ang mga hayop na nasa daong. Kumuha siya ng 1 mga hayop at kinatay ang mga ito at inalay bilang handog sa Diyos. Natuwa ang Diyos sa kanyang pag-aalay at nangako ang Diyos na hindi na niya uli sisirain ang mundo sa pasamagitan ng baha bilang parusa sa tao. Kinilala na ng Diyos na masama ang isipan ng tao mula pa sa kanyang kabataan, na nadagdaan na siya ng kasalanan. Hindi na ito madadala ng pagpaparusa lang upang siya ay mapanibago. Kaya nagbigay ang Diyos ng tanda
sa kanyang pangako na hindi nasisirain ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Ang tanda ay ang regularity of the seasons. Hindi mapapatid ang sunod-sunod na pagdating ng araw, ng tag-araw at tag-ulan, ng taglamig at tag-init, ng araw at ng gabi. Ito'y nararanasan natin ngayon. Ang regularity na ito ay tanda ng katapatan ng Diyos. Sa kwentong ito, pinipresenta ang Diyos bilang tao. Anthropomorphism ang tawag dito. Ito isang literary device, isang paraan ng pagsusulat. Kaya ang Diyos ay nakakaamoy. Ang Diyos ay natutuwa. Ang Diyos ay nagagalit. Ang Diyos ay natututo. Pinipresenta ang Diyos bilang tao upang mas lalo natin siyang maunawaan. Sa Bagong Tipan, hindi lang pinipresenta ang Diyos bilang tao. Ang Diyos mismo ay naging tao. Tao na talaga siya. Talagang lumalapit ang Diyos sa atin. Ganun siya kalapit sa atin. Dahil sa naging tao na ang Diyos, naiintindihan niya tayo at sana naman naiintindihan din natin siya. Kilalanan niya tayo. Hindi na niya susumpain ang lupa dahil sa atin. Sana mas lalong lumambot ang puso natin sa Kanya. O Diyos, hindi ka nagpaparusa ng palagi. Binibigyan mo kami palagi ng pagkakataon. Salamat o Diyos. Tulungan mo kami hindi sayangin ang mga second chances na binibigay mo sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabillo dito sa First Things First.